Hindi na kagulat-gulat sa entertainment industry ang revelasyon ni Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez D, na bisexual siya. Confirmation o validation na lamang ng matagal ng mga kaka sa loob ng showbiz industry ang pagtatapat ni Michelle tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Marami kasi ang nagulat dito sa ginawang revelasyon ng beauty queen, lalong-lalo na sa mundo ng showbiz at sa beauty pageant industry, kung saan marami ang nag-react dito. Ginawa ni Michelle ang kanyang official na revelasyon sa panayam sa kanya sa special issue ng Mega Magazine na ginanap nito lamang Lunes, May 29 sa isang exclusive page para sa gagawing main topic ng nasabing payagan sa showbiz. Hindi nag-alinlangan na isopubliko ni Michelle ang kanyang tunay na damdamin at alam niyang ito na ang tamang panahon para malaman ng publiko ang kanyang tunay na katauhan. Ang bahagi ng payag ng beauty queen, "I definitely identify myself as bisexual. I've identified with that for as long as I can remember. I'm attracted to all forms of beauty, all shapes and sizes. My mom would say, 'Oh anak, when I was young, I had 5 girlfriends. She teased me sometimes because I had a very boyish demeanor.'" Si Michelle ay anak ni Miss International 1979, Melanie Marquez, sa dating director at actor na si Derek D. Ang paglantad ni Michelle ang confirmation din na siya ang pangalawang Miss Universe Philippines winner na openly bisexual. Nauna nang umamin si Miss Universe Philippines 2021, Beatrice Gomez, noong kandidata pa lamang ito na naturang beauty pageant. Ang pag-amin ni Michelle tungkol sa sexual orientation niya ang posibleng maging dahilan para maungkat ang isyong nagkaroon sila ng romantic relationship ng kanyang kasama sa GMA7 na si Mikey Quintos, na girlfriend ngayon ng actor na si Paul Salas. Sa exclusive interview ng isang sikat na showbiz press kay Michelle noong April 19, 2019, tahasan niyang itinanggi ang chismis na nag-uugnay sa kanila ni Mikey at ang mga espekulasyong tumboy na siya. Saad niya noon, "First time ko marinig yan in an interview question and I wasn't aware about all of that. We're very good friends since high school. We're very close since high school kasi our barkadas are very tight and neat, so we basically grew up. Since first year, second year high school, we've known each other." Aminado si Michelle na boyos siya noon dahil lumaki siya sa rancho at nakailigan niya ang pangangabayo. Nagpayag si Michelle ng kanungkutan dahil sa kumakalat noon ng mga balita na higit pa sa pagiging magkaibigan ng relasyon nila ni Mikey, kaya nagbitaw siya ng pakiusap. Noon pa man, laman na ng mga balita, lalo-lalo na sa social media, na siya nga ay tinuturing na isa sa mga pinakasinungaling na artista sa mga panahong niyon, dahil marami nga ang nakasaksi at nakakuha ng mga video at litrato ng kanilang pagiging sweet ni Mikey sa isa't isa. Ang kontrobersyal na naging mensahe ni Michelle para sa mga nag-iintriga sa kanya noon, "Sana po yung mga tao hindi na lang ipagkalat yung mga something na hindi naman totoo kasi mahirap naman po. Knowing the industry, ang bilis kumalat yung mga ganong issues. I've never been in a relationship, so hindi ko alam kung bakit na-misinterpret ng mga tao yung closeness namin ni Mikey. Pero makalipas ang 4 na taon, nagpakatotoo na ang beauty queen actress sa publiko dahil sa deklarasyon niyang bisexual siya ilang linggo matapos ang kanyang koronasyon bilang Miss Universe Philippines 2023. At ilan na nga dito ang mga kilalang personalidad na nag-react sa ginawang pag-amin ni Michelle ay walang iba kundi ang controversial na main host ng It Showtime na si Vice Ganda. Marami kasi ang nagsasabi na ang pinasaringan nito sa kanyang naging payag sa vlog nila ng kanyang BFF na si Chad Guinness ay walang iba kundi ang reigning Miss Universe Philippines na si Michelle Tay. Nasambit kasi nito na parang ang lahat na lang yata na winner ng Miss Universe Philippines ay may kanya-kanyang gimmick o pag-amin na out of this world kumbaga pagdating sa beauty pageant. Nag-react kasi si Vice noong nasambit niya ni Chad ang tungkol sa isang beauty queen na umamin sa totoong estado ng kanyang pagkatao. Dito nagsalita agad ang host ng It Showtime na simulat sa phone na lisani ng Miss Universe Philippines ang kanilang mother network na ABS-CBN, mukhang dumami raw ang mga naging intriga at problemang kinakaharap ng pamunuan nito. Nag-quote kasi si Vice sa naging tanong na iyon sa kanya ni Chad at sinabi nitong katiri naman ang taong ito na dapat nga maging modelo pa sana siya sa ibang babae na naghahangad maging kagaya niya at deserving pa sa ibang beauty queen at kalahok na nasabing beauty pageant na manalo kisa sa kanya. Hindi man binanggit ni Vice ang pangalan ng taong kanyang pinasaringan, pero base sa mga comment
sa nasabing vlog na iyon ni Chad ay obvious naman na walang ibang tao ang kanyang tinutukoy kundi ang mismong si Miss Universe Philippines winner, Michelle D. Maraming salamat mga kapamilya at ito lang muna ang ating update for today.